Hello guys, ngayong video, syempre mag-Q&A muna ulit tayo dahil nagpapahinga pa ako sa pag-re-record sa aking ibunan. So, meron tayong 10 tanong ngayong video na sasagutin namin base lamang sa aming experience at observation sa aming mga alagang ibon. Syempre, nag-o-observe din kami sa ibang mga nag-aalaga ng ibon kung paano nila inaalagaan yung mga ibon nila. Kung ano ba yung mga na-experience nila. So, malaking tulong din kasi yung pakikinood sa ibang mga nag-aalaga ng ibon. So, natututo rin tayo sa kanila. Kaya yung mga natututunan ko sa kanila ay ibinabahagi ko sa inyo dahil alam kong kailangan nating lahat na matuto lalo doon sa pag-aalaga ng ibon. So, ako naman kasi ay hindi pa naman ako ganun na kagaling na mag-alaga ng ibon. Minsan nagkakamali ako kaya sinasabi niyo sa akin, nagko-comment kayo na dapat ganito yung gawin, o di ba? So ako ay nakikinig din sa inyo dahil nagpapasahan tayo ng mga experiences kaya ayun ang nakakatulong sa atin kung paano maging successful sa pag-iibon. So syempre, tara na, tama ng chat-chat na yan. So, magsimula na tayo. Tara na, let's go! So, okay. May 10 tanong tayo ngayon na. So, simulan natin sa unang tanong. So, yung pinakatanong niya dito, ano daw yung gagawin kapag walang similya ang itlog? So, syempre, bago natin i-declare na walang similya yung itlog, kailangan muna nating alamin kung ilang araw na ba yung itlog na yun. Kasi diba, kunwari meron tayong 6 na itlog sa ating isang pares, syempre, hindi lahat yan ay isang araw lang nilabas. Syempre, may mga agwat yan kung ilang araw sila nilabas. Kunwari, lahat yung mga 6, yung 6 nating itlog ay may 2 araw na agwat. So yung kunwari yung sinasabi mong walang similya na itlog ay yung pang-4, pang-5, pang-6 na sinasabi mong walang similya. So kailangan pa natin silang bigyan ng pagkakataon yung itlog na yon na magkaroon ng similya. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na hatching date, yung kung kailan lalabas or kailan mapabasag yung itlog para makalabas yung inakay. Okay? So, bigyan pa natin ng konting panahon yung itlog na yon. Pero kung alam mong lumagpas na ng isang buwan or isang buwan, isang linggo, wala pa rin similya, pwede mo na yan itapon dahil mabaho na yan lalo na kapag nabasag yan sa loob ng nest box. So, may hirapan ka pang maglinis ng mga kusot mo or mga sanga ng malunggay mo. So, kapag alam mong nakalagpas na ng mga ilang araw yan, itapon mo na. Huwag mo nang patagalin sa kanilang nest box kasi yari na kapag nabasag yan sa loob. Baka langgamin ang langgamin at madamay pa yung mga buhay na inakay. Okay? So, ayun ang ating sagot kapag walang similya ang itlog. So, yung pangalawang tanong, panay mate daw yung lovebirds niya, pero wala pa rin daw itlog. So, base sa aking observation sa aking alaga tapos sa ibang nag-aalaga, meron tayong 2 behavior ng ibon. So, yung 2 behavior ng ibon na yon ay 2 klase ng ibon. Yung Alps 1 at Alps 2. So, yung Alps 1 muna tayo. Paano ba natin malalaman yung ugali ng ibon pagdating sa mating at sa pag-iitlog? So, yung Alps 1 kasi, kahit may itlog na yan, tapos nagbimate, ugali na nila yan. Kaya okay lang yan kahit ganyan ang ginagawa nila. Pero kung yung Alps 1 mo ay wala pang itlog, pero nagme-mate, hihintayin mo na lang yan na maging successful yung mating nila para mabuntis yung hen. Okay? So,
Sa Alps 1, walang problema kahit mag-mate sila na mag-mate araw-araw o kaya oras-oras kasi ayan na yung chance na magiging successful yung kanilang mating. Okay? So, yung sa Alps 2 naman, ang Alps 2 kasi ang may medyo mahirap intindihin yung ugali. So, sa Alps 2 naman tayo. Yung Alps 2 kasi, kapag wala pang itlog yan, tapos nagme-mate sila na nagme-mate oras-oras or araw-araw, ang ibig sabihin niyan, hindi pa nagiging successful yung kanilang mating. Kaya ang Alps 2 natin ay nagme-mate pa na nagme-mate, gusto nilang maging successful ang kanilang mating. Para syempre mabuntis yung kanyang hen at para magkaroon na sila ng itlog at inakay. Okay? So ganyan ang mga Alps 2. Nag-mate sila, nag-mate kahit walang itlog pero ginagawa nila ang best nila para maging successful yung kanilang mating. Tapos yung Alps 2 natin, isang beses lang yan nag-mate kapag, isang beses lang yan mag-mate kung naging successful na. Hindi tulad ng Alps 1 na kahit may itlog, nag-mate pa rin sila para makagawa ng itlog. So, ganun ang Alps 1. Pero yung Alps 2, kapag nag-success ang kanilang mating, hindi na ulit yan mag-mate. Dahil, base sa aking experience, ang isang successful na mating sa Alps 2 ay makakabuo na ng 4 hanggang 6 na itlog. Okay? Depende yan sa kondisyon ng mga alaga nyo. May iba kasing successful nga yung mating ng Alps 2 nila, pero ang itlog ay 2 lang, 3, pero okay na yun. Dahil alam naman natin na hindi lahat ay nabibigyan ng magandang resulta sa ating pag-aalaga ng ating mga alagang ibon. Okay? So, kahit maging 2 lang yan, 1 or 2 or 3 itlog, blessings na rin yan para sa ating mga breeder. Okay? So, ayun. Ayun ang pinagkaiba ng Alps 1 at Alps 2 pagdating sa mating or sa mating na may itlog. Okay? So, ayun ang aking observation at experience sa aking mga alagang ibon. So, medyo malawak ang aking pag-explain doon. So, kung medyo naguguluhan kayo, ibalik nyo na lang sa tanong na yun para maintindihan nyo pa lalo. So, next na tayong question. Number 3, pwede daw ba purgahan yung may sapula na ating mga ibon? So, pwedeng-pwede naman. Basta wag lang yung may inakay or yung mag-iitlog or may itlog. Okay? Kasi kung ang ibon natin ay may sapula, baka makatulong pa yan yung pagpupurga na mawala yung sapula ng ating ibon. Pero hindi ako sure dun na kung pwede. Pero para sa akin, kung may sapula ang aking alaga, pupurgahan ko pa rin siya kasi wala namang itlog, wala naman siyang inakay. So, okay lang sa akin yun. Pero kung ang alaga natin ay buntis or nag-iitlog na or may inakay, huwag nyo silang pupurgahan dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag pinurgahan natin yung alaga nating ganun. Okay? So, ayun lang. Pwede daw bang purgahan yung may sapula? Pwedeng-pwede para sa akin. Pero kayo pa rin ang masusunod kung gusto nyong purgahan yung may sapula. Okay? So, next question tayo. Ayos lang daw bang mausukan ang lovebirds? At ano daw ba ang pwedeng painom na vitamins kapag nausukan? So, kung alam naman natin na hindi maganda yung pwesto ng ating mga African lovebirds, lalo na yung ganyan, yung nausukan ng kunwari mga nag-uuling, yung nagluluto sa uling, o kaya yung nadadaanan ng mga kotse, o kaya yung mga may nagsisigarilyo sa harap nila. So, alam naman natin na kung ano yung ikakabuti ng ating mga alagang lovebirds. So, kung ganyan ang pwesto natin, syempre, huwag natin silang idamay sa magiging buhay nila, di ba? So, kasi pinag-ipunan natin yan,
Tapos excited tayong bilhin niyan, tapos ilalagay lang natin siya sa pwesto na pwedeng ikahamak ng kanilang buhay. So, ayun, wag na natin sila ilagay doon sa part na mahihirapan ang kanilang buhay. Okay? So, alagaan natin sila, bigyan natin sila ng magandang pwesto na hindi magkakaroon ng problema sa kanilang pang-araw-araw. So, ayun ang aking sagot doon. Huwag mo silang hayaan na magkaroon ng problema sa kanilang pwesto. So, next question. Paano daw ang pagbibigay ko ng essential vet, yung vitamins, ha? Tapos, araw-araw daw ba? Tapos, after daw ng mga ilang oras, papalitan na ng tubig. So, para sa akin, ako ay nagbibigay ng essential vet tuwing every other day. So, hindi ako araw-araw kasi syempre nagtitipid tayo, medyo nagmamahal ang mga produkto ng mga pang-ibon, kaya tipid-tipid. So, yung pagbibigay ko every other day. So, kunwari nagbigay ako ng vitamins ngayon, bukas wala, kinabukasan meron, kinabukasan ng kinabukasan wala. So, ganun ako. Tapos, yung vitamins na yun, itinatagal ko ng alauna, ng hapon, alauna o kaya alas 4 ng hapon. So, ayun. After nun, magbibigay na ako ng mga linis na tubig. So, ganoon ako magbigay ng mga vitamins. Kahit anong vitamins yan, kahit Selectrogen yan, kahit Essential Vet yan, kahit Picoy vitamins yan, ganoon ako magbigay. Every other day, okay, tapos, every other day, tapos, hapon, papalitan ko na ng malinis na tubig. Tapos, next question na tayo, kapag nag-kiss na daw ba ang ibon natin, ay nag-mate na daw ba sila? Hindi po. Hindi ganun ang basihan kung nag-mate na ang ibon. So, kung nag-kiss yan, okay lang yan. Nagkikilala pa lang yan. Getting to know, ganyan pa lang sila. So, next question, pwede din daw ba i-deworm yung itlog at may inakay? Sabi ko kanina, yung about sa sapula, huwag natin bibigyan yung mga ibon natin na may itlog or mangingitlog or may inakay, huwag natin silang ipupurgahan. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. So, next question naman, ano daw ang magandang gawin sa alaga niyang hindi marunong bumuhay ng inakay? So, syempre, ayan na yung problema. Hindi marunong bumuhay, ibig sabihin lang yan, kailangan natin silang ipahinga. Ayun lang ang pinakasagot doon, pahinga. Next question, ilang days daw ba ang pagpupurga ng ibon? So ako, 2 beses lang ako magpupurga sa kalahati ng taon or sa buong taon. So 2 beses, kunwari nagpurga ako ngayong araw, bukas malinis na tubig o kaya Vetresen Gold, tapos kinabukasan, purga ulit, tapos kinabukasan, na mga susunod na araw, puro malilinis na tubig na. Okay? So, 2 beses lang. Okay na yun. Okay na yung 2 beses. Huwag na natin gawing 3 or 4 beses. Baka kung ano pa mangyari sa alaga natin. So, 2 beses, okay na yun. Sa kalahati ng taon o kaya sa buong taon. And then, last question. Paano daw masosolusyan? Paano daw masosolusyonan yung cock na laging kinakasta yung mga perch? Pero meron naman daw siyang kapares na hen. So, madali lang yan. Pwede mo silang sawayin kapag nakikita mo silang kinakasta nila yung perch o kaya yung cage or kung sino man ang kung ano man yung kinakasta bukod sa hen, suwayin mo sila. Huwag mong hayaan na masanay sila. Pero may iba na ganyan yung cock nila na kumakasta sa perch, sa pagkain, sa pagkainan, pero nagkakaitlog. Tulad nung ibon ni Admin Soy. So, pinasahan niya ako ng video na yung perso niya na lalaki, yung cock, ay kumakasta doon sa perch, pero nagkaitlog. Okay? So, hindi lahat ng kumakasta sa perch or sa kahit anuman, hindi na magkakaroon ng itlog. Hindi po totoo yun. Dahil nasa ibon yan,
kung gagawa sila ng kanilang itlog. Okay? So, hindi lang si Admin Soy ang nagpasa sa akin yan, pati yung kaibigan ko doon sa Angono din, sa pinagbibilang ko ng mga opaline. So, pinakita niya sa akin yung alaga niya na kinakasta din yung perch, pero proven na sila dalawang beses. So, naka-second clutch na sila kahit yung cock ay puro kasta sa kanyang perch. So, ayun lang ang ating question and answer ngayong video. Sana may natutunan tayong bago at sana i-share nyo yan sa ating mga baguhan na sa pag-aalaga ng ibon, dahil makakatulong yan sa kanila para mag-improve sila sa kanilang pag-iibon. So, mag-shoutouts na tayo. Okay, shoutout kay Jerry Tornor Jr., kay Yekhurey05, kay Yuris Rabago, kay Kenryo Javier, kay Mr. Toyn TV. Shoutout din kay Sebastian Chris Maron, kay Jasper Palenzuela, kay John Mike Retardo, kay Sammy Sarmiento, kay Nelly Colarina, kay EMC Hub. Guys, mag-subscribe kayo kay EMC Hub dahil nagtuturo siya about sa lovebirds din. And then, shoutout kay Florence Aquino, kay Kian Andrew Rojas, kay Kimwell Maranata, kay Nognog TV, kay Charles Martinez, kay Michael Messina, kay Jun Pantoja, kay Gabrielito Indiongco. Shoutout din kay Ru Regio, kay Leo Manalili, kay Mark Gataleta, kay Sebastian Chris Maron, kay Joshua Liam Pedeglorio. Shoutout din kay Wendell Dapula, kay Lorenzo Baracena, kay James Louis Chua, kay Raven Gerald, kay shout, and then shoutout kay Gerson Pasqua. Kung gusto magpa-shoutouts, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang yan at sasagutin natin yan through comment or video. At pwede din kayo mag-post sa aming Facebook group para makatulong yung ibang mag-iibon na nasa group natin. So, yung mga kaibigan natin sa group, makakatulong din sila sa inyo kapag nag-post kayo ng mga katanungan nyo doon. So, salamat sa mga sumusuporta ngayong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.